Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, Monday morning po once again at magsisimula po ang ating linggo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan pong Test of False Doctrine. Ayan, may paalala po ang banal na kasulatan sa atin tungkol po sa mga aral na atin pong tinatanggap. Nasa panahon po tayo, mga kapatid, ng kung saan napakaraming mga aral at pagtuturo, hindi na po natin malaman kung sino po ang nagsasabi ng totoo at sino po yung nagsasabi ng kabulaanan. In order for us to know kung nasaan po tayo nakatayo, ay aralin po natin ang mga doktrinang ito. At sa pag-aaral po natin, meron pong mga palatandaan para masukat at masubok natin kung yun bang mga ipinangangaral ay nasa katotohanan o ito ay nasa kasinungalingan. Samahan niyo po ako sa talata na atin pong pagbubulayan. Sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians chapter 1, 11 to 12. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng Galatians. Ngayon po naman, John chapter 7, verse 16. Jesus answered, "My teaching is not my own, it comes from the one who sent me." Ito pong dalawang talatang ito'y mahalaga sa atin pong pag-aaral sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Sulat po ni Apostol Pablo at salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo ay ating mapanghahawakan tungkol po sa ating pag-aaral ngayong umaga. It is our sacred responsibility as pastors, as Christians, to examine every doctrine to determine if it is true or false. Wala po naman sigurong bibili ng anumang bagay sa pamilihang bayan na hindi muna niya titingnan, bubusisiin. Madalas po tayo ay nabobola kapag bumibili tayo online, hindi po ba? Kasi kulang yung information. Minsan po bibili tayo, nakabase lang tayo sa picture, nakabase lang tayo sa itsura, pero pag dineliver na po sa atin, nadidismaya tayo kasi hindi po naman ganun yung ating inaasahan. Hindi po ganun yung expectation. Yun po yung tinatawag na expectation versus reality. Na madalas, hindi pala ganun yung dapat na ipinopromote, and yet, sa kabila noon, may pandaraya at may panluloko. Siguro po nakabili na kayo niyan sa Amazon, sa Shopee, o kung saan man, na pag-deliver sa inyo, hindi ganon ang inyong inaasahan. Pati sa mga pagkain, sa mga picture, ang ganda po tingnan. Ano po? Ewan ko kung kayo po'y nakapunta na sa mga food chain o yung mga fast food. Di po ba yung burger ang kapal-kapal? No? Kay Jollibee yan, kay McDonald's yan, Burger King o whatever burger joints. Makikita nyo po ang kakapal eh. Pero pag realidad na, ano po? Yung Jollibee, ano ba tawag doon? Amazing Aloha. Gusto ko po yun. Nasa Pilipinas ako eh. Yung pong Jollibee burger na meron pong pineapple sa ibabaw. Nako po mga kapatid, ang kapal nun eh. Pero ang totoo nun, ang nipis-nipis ng pati nun. So makikita po natin dito mga kapatid na ganun din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng ating nakikita, hindi lahat ng ating narinig ay katotohanan. Minsan yung expectation natin ay malayo sa kanyang realidad. Kaya it is very important na tayo ay mag-take ng responsibility to examine itong mga pag-aaral na ito. At pag hindi po natin ginawa iyon, ay madadala at maaakay po tayo nito. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na wave of doctrines na kailangan nating iwasan. But the question is, how can we distinguish sound doctrine from false? Paano natin malalaman ang totoo sa hindi totoo? How can we distinguish teachers of truth from the teachers of error? So whether you find true doctrine or wherever you find true doctrine, asahan po ninyo mga kapatid na yung tunay na doctrine na yun will be challenged by a false doctrine.
Kapag merong tagapagturo ng katotohanan, asahan ninyo, may tatayo rin na tagapagturo ng kasinungalingan. Because every doctrine will be challenged. It will be challenged. At maging yung katotohanan, itcha-challenge po ito ng mga kasinungalingan. Kaya yung mga nasa katotohanan, ang sabi ni Apostol Pablo, ay magningning ang inyong ilawan, huwag ninyong itago sa ilalim ng takalan, sapagkat kailangan makita ng mundo at ma-expose yung mga kasinungalingan. Ang problema kapag ang mga mananampalataya ay nagtago at ang mga mananampalataya ay naging defensive na lamang instead of being on the offense, ang mangyayari po, nangyayari ay naghahari ang mga kasinungalingan at naghahari po ang mga false teachers. Today we're going to look at some of the tests of false doctrine. But before that, I would like you to listen to this man. Sikat na sikat po ito sa Pilipinas eh. Napakaraming followers yan. Tapos yung pamayon gusto maging negosyante, maging businessman, o hanakabang lumakad sa tubig, kaya mo ba magnegosyo ng walang puhunan? Sa business, para sa akin, parang isa kang pastor. Ako na-experience ko, yung 5,000 hindi ko mabayaran. Sabi ko, nagiging kumwento to eh. Hirap na hirap kong bayaran 5,000. Nang upahan ako ng facilities, 10,000, lalong hindi ko mabayaran. Step up ulit. 20,000, lalong hindi ko mabayaran. 30,000, grabe, nag-preach na ako, wala ng kuryente, wala ng tubig, hiyang-hiya ako. Step up ulit, 50,000 ulit. Yung nag-G12 na tayo, 100 to 200,000, step out ulit. Step up. Oo, walang pera. Pero alam nyo, nung dumating sa 200,000 hanggang naging million, ang bilis na natin yon sa isang buwan, almost 2 million. Pero alam nyo, hindi tayo nagkakautang. Alam nyo ba, ang dulos ay debt-free? Wala tayong utang. Bakit? Step up tayo ng step up, ng step up, ng step up. Naalaman ko, hindi pala ako tagpa-5,000, tagmi-million pala ako. Kaya pala ako kinakapos, pilit kong namumuhay sa tagpa-5,000, sa 10,000, 50,000. Sabi sa akin ni Lord, maghihirap ka lalo kasi dyan ka tumitira eh. Hindi ka taga-50,000, taga-million ka. Doon ka tumira din mo, hindi ka magkakautang. Nung millions na binabayaran ng dulos, hindi na tayo nagkakautang. Bakit? Hallelujah, taga rito pala ako. Thank you, Lord. Ito pala yung level na pinupuntahan ko. Ha, kaya ang dulos, hindi ko yan kumakawawa. Bakit? Kasi ginagamit natin yung malalaking facilities. Marami pa kayong pera. Sabi ko, hindi kami maraming pera. Level namin to. Dito kami nilagay ng Panginoon. Ito yung level na gusto ni Lord sa buhay natin. Kaya wala tayong problema. Hindi ka taga-50,000, taga-million ka. Doon ka tumiratin mo, hindi ka magkakautang. Nung millions na binabayaran ng dulos, hindi na tayo nagkakautang. Bakit? Hallelujah, taga rito pala ako. Thank you, Lord. Ito pala yung level na pinupuntahan ko. Ha, kaya ang dulos, hindi ko yan kumakawawa. Bakit? Kasi ginagamit natin yung malalaking facilities. Marami pa kayong pera. Sabi ko, hindi kami maraming pera. Level namin to. Dito kami nilagay ng Panginoon. Ito yung level na gusto ni Lord sa buhay natin. Kaya wala tayong problema. Ayan. So, kilala niyo po yung pastor na yan. Tama na po. Kilala niyo po yung pastor na yan. At yan po ay napakaraming followers sa Philippines. Hindi ko po maintindihan paano niya ginawa yun, no? Namuhunan siya ng wala siyang pera. Tapos nag-step up ng wala namang hawak na pera. No? Hindi ko maintindihan yan. Pero ang tanong po, yan ang kanyang paniniwala at yan ang itinuturo niya sa mga miyembro. Kaya yung mga miyembro, hindi ko alam bakit napapalakpakan niyang ganyang klase ng mga basurang pagtuturo at ganyang klaseng mga doktrinang wala namang basihan sa banal na kasulatan. Kaya kayo na po ang humusga. Now we're going to look at least 5 tests of false doctrine. Simulan po natin, ano po ang unang palatandaan ng false and fraudulent doctrine? The first test. 1. Yung tinatawag po nating the test of origin. That is the first test of a false doctrine. Alam niyo po mga kapatid, magandang tingnan din natin ano ba yung sound doctrine. Dalawa yan eh. It will always be the sound and the false. The sound doctrine originates with God. But the false doctrine originates from someone or something created by God. Yung false doctrine, likha po yan ng nilikha. Ang Diyos po, ang nag-originate ng tunay na doktrina. Kaya po, manggagaling ito sa Diyos.
Kaya po ang unang-una po nating basihan ng mga napapakinggan natin, ito ba talaga'y sinabi ng Diyos o sinabi lang nitong pastor na ito o sinabi lang ng tagapagturong ito? Gaya po nung napanood nating video, nakausap niya raw ang Panginoon at ang sabi sa kanya, hindi yan ang level mo, ikaw ay pang milyon. Hindi ko po alam kung saan sa Biblia niya nakita yon o saan lugar siya kinausap ng Panginoon para paniwalain ako na ang level niya ay pang milyon. No po? At ito po mga kapatid ay isa sa pinaka usong-uso na preaching ng mga pastor ngayon. Yung pong katagang sinabi sa akin ng Diyos, nakausap ko ang Panginoon. No, the Lord talked to me. Kapag meron na pong mga ganong pahayag ang isang lingkod, ang isang tagapagturo, iniiwasan na po iyon. Nakakatakot na po iyon kasi po ang kanilang mga itinuturo no longer originated from the source, which is God. Galing na po ito sa kanilang mga imahinasyon, galing na po ito sa kanilang mga likha na mga katuruan. Lahat po mga kapatid ng mga kulto sa Pilipinas, ugatin ninyo, may pinanggalingan niyang isang kwento na hindi naman base sa sinasabi ng banal na kasulatan. Magsabi po kayo ng mga kinikilalang kulto sa Pilipinas, lagi po yan. Isa po sa test ng false doctrine ay ang test kung saan ito nagmula. So makikita po natin, may paalala dyan si Apostol Pablo, kaya nga po, yung binasa nating talata kanina, mahalaga. Sabi po ni Paul, I want you to know, brothers and sisters, pinapaalalahanan po tayo sa panahon natin, ikaw ang kausap at ako. At ang sabi po dyan, that the gospel I preach, which is the written word, the epistles of Paul, the whole counsel of God in the New Testament and in the Old Testament, is not of human origin. Sabi ni Pablo, I did not receive it from any man. Nor was I taught it. Rather, I received the revelation from Jesus Christ. Ano po ba yung itinuturo ni Apostol Pablo? Yung kanyang mga isinulat, yung revealed word of God sa atin, ito po ang ayon sa kanya ay hindi galing sa kanya. Hindi po niya to nilikha. Hindi po siya nagmemensahe at nagtuturo ng katang-isip lamang, kundi ayon sa mga nasaksihan niya at itinuro ng mga apostol sa kanya sa liwanag ng banal na kasulatan. Maging si Jesucristo, nung siya tumungo dito sa lupa, ang liwanag ng sinabi ng Panginoon. Sabi niya, my teaching is not my own. The things that I am teaching you right now, it comes from the one who sent me. So the origin of the teaching of Jesus Christ, hindi rin kanyang likha, hindi po gawa ito ng kaisipan ng tao, kung hindi ito'y nag-originate saan? Sa isipan ng Ama, sa isipan ng ating Diyos. So both Paul and Jesus insisted that what they taught had its origin with God Himself. So on the other hand, mga kapatid, false doctrine always originates outside of God, outside of the mind of God. Kaya napakahalagang magsusuri tayo, kasi pag hindi tayo nagsuri, ay madadala po tayo ng mga teaching na ito. Ang lagi pong sukatan, saan galing ang turo na yan? When the Apostle Paul wrote to the Colossian Church, he told them that they needed to avoid doctrines that according to human precepts and according to human teaching. Nang sumulat din po siya kay Timoteo, ay ipinaalala ni Apostol Pablo ang mahalagang bagay. Mababasa po natin ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi po dyan ni Pablo, the Spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Eh mga kapatid, si Pablo na po nagpapaalala kay Timoteo, darating yung panahon na yan. Marami po na mga magtuturo at marami pong maililigaw, susunod po sila sa mapandayang espiritu na nagtuturo ng mga bagay na galing sa demonyo. Tandaan po ninyo mga kapatid, sound doctrine comes from the mind of God,
But false doctrine comes from the mind of some being who was created by God. Kaya mahalaga na lagi tayong magsusuri, lagi nating itetest ang mga bagay na ating naririnig. At sa pagkakataong ito, here's the test. Does this doctrine originate with God, or has this doctrine been fabricated by someone or something else? Pag narinig po kayo na nagtuturo ng pagpapayaman, ang tanong agad, talaga bang ito'y nakasulat sa banal na kasulatan? Pag nagturo na ikaw ay gagaling sa cancer, papatungan ka ng kamay, huhusay ang iyong katawan, nasa Biblia po ba ito? Ito po ba'y sinabi talaga ng Diyos? Ito po yung mga bagay na nakakatakot. Ano po? This is a good question for us to always ask, ito bang doktrinang ito ay galing sa Diyos? Kaya hindi po masama na questionin ninyo, pati preaching ng mga lingkod ng Diyos, pati yung mga isinesermon, hindi po masamang questionin, dahil una, it will also help the pastors kung nagkakamali sila, maitama yung pagkakamali. At maaaring makatulong din kayo sa mga lingkod ng Diyos na bantayan ang kanilang mga itinuturo dahil meron namang nakikinig. Kasi minsan, ang pakiramdam ng mga pastor iraos na lang ito. Wala namang nakikinig Iniraraos na lang po ang kanilang mga pagtuturo, which is nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay ng isang simbahan. Dahil ang nakataya po rito ay ang mga tao, kaluluwa ng taong nakikinig sa mga pagtuturo. Ngayon po, ang very, very uso ng mga preaching ay may kinalaman sa mga pag-asenso, pagyaman, prosperity. At kapag ikaw ay hindi nakararanas ng mga ganong mga bagay, pakiramdam mo sa sarili mo, pinagtaksilan ka ng langit, ikaw ay kaawa-awang nilalang, ikaw ay naghihirap dahil ikay kulang sa pananampalataya, kasi iyan ang ipinangangalandakang turo ng maraming mga pastor ngayon. Kapag nakarinig po kayo ng ganung mga preaching, you can question it, and the test ay ito. Does this doctrine originate with God? Or this doctrine been fabricated? Marami po kasi ngayon talaga mga fabricated teaching na naka-i-influence sa marami pong mga mananampalataya. Pangalawa, test of false doctrine number 2, the test of authority. Saan galing ang otoridad ng pagtuturo? Alam niyo po, naniniwala po tayo when it comes to the authority ay ang ating paniniwala ay sola scriptura. Ibig sabihin po noon, sound doctrines grounded in its authority with the scripture. Kapag ang pagtuturo ay labas sa itinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang tawag po natin doon ay false doctrine. Because false doctrine grounds its authority outside the scripture. Kaya nga, hindi lang sola scriptura, tota scriptura din. Ibig sabihin, the scripture alone and the totality of the scripture are the sole authority of every doctrine na atin pong ipamumuhay. Tandaan po ninyo, bilang mga mananampalataya, tayo po ng mga Kristiyano, we believe that the Bible is God's inerrant, infallible, complete, authoritative revelation of Himself to humanity. The Bible revealed to us who God is. Diba, meron dalawang revelations. Yung pong general revelations where God revealed Himself through His creation. And then there is this special revelation where God revealed Himself through the prophet, by the writings of the apostles, and the entire scripture. Yung kanila pong mga naitala. Yan po yung pinaniniwalaan natin na sole authority when it comes to knowing God. That is God's revelation. So any doctrine that originates in the mind of God is recorded already in the Word of God. Amen? So the Bible has ultimate authority because of its ultimate origin. Galing po yan sa Diyos. At yan po'y salita ng Diyos. At nangungusap po ang Diyos sa kanyang mga banal na salita.
Alam niyo mga kapatid, merong isang magandang halimbawang ibinigay sa atin, ang aklat ng mga gawa. The church in Berea was commended. They were commended in the book of Acts, chapter 17, verse 11. Ano po ang sabi dyan? They were commended because they received the word with all eagerness. Sabi po dyan, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Di ba mga kapatid, ang Thessalonian church is one of the pattern of a good church. Yung Thessalonica, magandang example po yan. Pero alam niyo po mga kapatid, binanggit po sa Book of Acts na yung mga taga-Berea mas noble pa kaysa sa Thessalonica. Why? For they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Can you imagine? Ang sumulat po ng mga gawa, alam natin po yan, partly ay si Luke and partly ay si Paul. Ano po? Pero dito po, nagsasalita rito si Luke at sinasabi po niya, nasaksihan niya na ang mga taga-Berea, yung mga itinuturo ni Apostol Pablo, sinesearch nila sa scripture para tingnan kung totoo itong sinasabi ni Paul. Ano po? They received the words with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. They heard the Apostle Paul teach, then they went to the Bible as their ultimate source of authority to compare what the Apostle said with the Word of God. Kaya tayo ganun din, hindi ho basta binasa, sinabi ng pastor, ang ating pong tanong, saan ang basihan niya sa salita ng Diyos, lalo na po yung mga teaching na medyo hindi talaga naman kaaya-aya. Lalo na po yung declare, claim, no? Yung mga panalangin na I command you, Satan, I bind you. Saan po makikita sa scripture yun? Yung mga natutumba, napoposes, yung mga naglululundag, nagkakakahol sa church. At lalo na nga po yung aspeto ng pagdating sa kayamanan, yung ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman, hindi po natin tinitingnan yan ayon sa konteksto. Ang pinakadelikado pong preacher ngayon, yung gagamit po ng scripture, pagkatapos yung scripture ay babaluktutin para mapasunod yung mga tagapakinig sa kanilang mga pagtuturo. May hirapan po ang mga miyembrong ma-distinguish yun kasi po ay scripture din ang ginagamit. Kaya napakahalaga na ang mga miyembro ay aware at nagbubukas din po ng scripture, ano po, to test the scripture by the scripture. Ano po, yan po yung atin pong paniniwala at yan ang ating dapat sampalatayanan. Kaya here's the test. So second test, does this doctrine appeal to the Word of God as its authority or does it appeal to another scripture or another mind for its authority? Saan ba nanggagaling yung doktrinang ito? Saan ba nanggagaling yung katuruang ito? Galing ba ito talaga sa salita ng Diyos? Sinabi ba ito ng banal na kasulatan? O galing lang ito sa isipan noong nagpapahayag? So, again, this is a good test. But even here, our concern remains. Ano po? Kasi may dalawang teachers yan lagi eh. Maaring dalawang guro, parehong nagkiklaim na sila'y nagtuturo ng doktrinang galing sa Diyos and they both claim that it holds the authority of the Bible and yet they might teach very different things. The question is, how then can we know whose interpretation is the correct one? Eh, kasi gumagamit din naman ng Bible eh. Kinokot din naman yung mga verses. Eh pastor, paano ko malalaman kung sino dyan ang totoo at kung sino dyan ang hindi? Ito po yung pangatlong test. Another test is the test of consistency. Tandaan nyo po, mahalaga na consistent ang tagapagturo. Sound doctrine is consistent with the whole of Scripture. Wala pong nagsasalimbayan, hindi po nagkokontrahan. Tandaan po ninyo, kapag ang teaching ng isang pastor ay nagkokontrahan sa Scripture, at naniniwala siyang ang Bible ay mayroong kontrahan, tandaan nyo, nagtuturo na po iyon ng sablay at mali. Ano po? Sapagkat ang tunay na doktrina, ang sound doctrine, consistent siya with the whole of Scripture, while the false doctrine
is inconsistent with at least some parts of Scripture. So, naniniwala po tayo, gaya ng sinabi natin kanina bilang example, maaaring dalawang pastor, parehong nagko-quote ng verses, parehong nagtuturo ayon sa sinasabing biblical sila. So, their sameness, there may be familiarity to some true doctrine, pero mga kapatid, meron pong lilitaw at lilitaw na katotohanan sa dalawa kung sino ang totoo. Sabi nga po mga kapatid, ng sumulat ng aklat ng Hebreo, when he wrote the Hebrew letter to the congregation, he warned them about diverse and strange teachings. Sinabi po doon na mag-ingat kayo sa mga iba't ibang nagsasalimbayang mga turo. At maging si Pablo po, si Apostol Pablo sumulat siya kay Timoteo and he warned him about accepting different doctrines. So both of them, the Apostle Paul and the writer of Hebrews, they say that different doctrine must always be compared. Saan? To the established, accepted body of truth. Which means that those who know what is true, they are the ones who are best able to identify what is false. Kaya ganun eh, ang pinipilit po ni Pablo at nang sumulat ng Hebreo, alamin niyo ang katotohanan. Alamin niyo ang mga turo para pag may dumating na bagong turo, masasaway ninyo. Pag may dumating na bagong turong hindi ayon sa Biblia, mapipigilan ninyo. Ang ating pong laging pinaniniwalaan, ano po ba? Scripture interprets Scripture. And that makes sense. Po, the Bible is the revelation of God's perfect mind. So it won't be, no? It can't be contradictory or inconsistent. Ulitin ko, Scripture interprets Scripture. Hindi tayo nag-i-interpret ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang nagpapahayag at nagpapaliwanag sa kanya. Ngayon, kung meron man mga talata na sa tingin natin ay inconsistent, we will always go to the general principle that the Bible is teaching about. No? The Bible is the revelation of God's perfect mind, so it won't be, it cannot be contradictory or inconsistent. If something contradicts the rest of the Bible, tandaan ninyo, it's false. It is something, but if something complements the rest of the Bible, then it's true. Yun po lagi ang sukatan yan. Kapag ang doktrinang itinuturo ay kontra sa Biblia, false yan. Pero pag ang itinuturo nagko-complement sa banal na kasulatan, then that is true. So ang test, ano ang test? Third test, is this doctrine established or is it refuted by the entirety of the Scripture? Kapag ang Scripture ay nire-repute yung mga katuruan, eh, ibig sabihin po, false yan. Iwasan. Hindi po yan makatutulong sa atin pong paglagong pananampalataya. Yung puro emotion lang, puro physical, puro material, naku mga kapatid, iwasan po natin yan. Pang-apat na bagay, test of false doctrine, the test of spiritual growth. Tandaan po ninyo mga kapatid, sound doctrine leads to spiritual growth. Ang nakapagpapatibay at nakapagpapalago sa atin ay ang ating malalim na pagkaunawa sa tunay na doktrina. Hindi po yung mga karanasan. Yung atin pong mga experiences, it varies. Ang karanasan ni Pedro, hindi karanasan ni Juan. Ang karanasan ko, hindi nyo karanasan. At dahil po doon, ang magiging basihan dapat po natin ay ang katuruan ng banal na kasulatan, hindi ang ating mga karanasan. Kaya nga po, yung mga personal testimony, hindi natin pwedeng gawing general principle yan. Kasi yung naranasan ng ibang tao, katulad ni Apostol Pablo, eh hindi naman natin naranasan. Ano po? Kaya po yung mga testimonya ng iba na naging mamamatay tao, kailangan ba nating maging mamamatay tao para tayo magtagumpay sa mga ganong klaseng kasalanan? Hindi. Iba-ibang karanasan natin. Kaya nga po, ang basihan natin ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Siya po yung solong otoridad natin when it comes to the teaching of God. Ngayon, para masubok po natin
yung doktrina kung ito'y totoo, no po, kailangan sukatin po natin, nagli-lead po ba ito sa spiritual growth? Kasi po yung tamang doktrina, the sound doctrine, palalaguin ka nito sa iyong buhay espiritual. Pero yung false doctrine leads to spiritual weakness. Itong malungkot, kaya nga po naririnig natin yung mga salitang yan doon sa iba, yung tanda-tanda ako ng Kristiyano, ba't ganun? Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Kasi nga po ang totoo, yung knowledge natin about the doctrine will enable us to grow spiritually. If we don't know the proper doctrine on prayer, we will not grow in praying. If we don't know the proper doctrine on stewardship, we will not grow in our stewardship. If we don't know the doctrine about worship, we will go to church not knowing the real way of worshiping God and who and whom we will give our glory when every time we go to worship. Doctrine po yun eh. May false lagi at merong sound. Alin ang ating pinaniniwalaan? Tandaan po ninyo, meron pong tinatawag na test of spiritual growth. The Apostle Paul wrote to Timothy, at ang sabi po ni Apostle Paul kay Timothy ay ito, "If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourish on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed." So ang ganda ng paalala ni Paul dyan eh. Paul wrote to Timothy and said, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus. Being trained or being nourished, yan po yung ginamit dyan sa NIV, being nourished. Sa ESB, being trained in the words of faith and of the good doctrine that you have followed. So Paul is saying that the Bible nourished, past tense, nourished Timothy. It had made him spiritually strong and had given him spiritual health. Kaya lumago siya eh. Kasi po, nanourish siya ng salita ng Diyos. Kaya, yun pong sound doctrine will leads to spiritual growth. Pag walang paglago, isa lang ibig sabihin nun, kulang sa tamang katuruan. Kulang sa sound doctrine. Kaya, ang resulta nun, weak, spiritually weak individual. So, ano ngayon ang test? So, here's your test. Does this doctrine lead to spiritually healthy, spiritually mature, spiritually knowledgeable Christian? Or does it lead to spiritually unhealthy, spiritually immature, spiritually ignorant Christians who really may be no Christians at all? Those are the tests. Those are the questions that we need to answer. Pang-apat po yan, na test of false doctrine, the test of spiritual growth. Kasi po, proper doctrine will lead to a holy living and a sanctified life. Lagi pong ganun. Kasi kung tama ang doktrina, tama ang pamumuhay. Kung tama ang doktrina, tama po ang paglilingkod. Kung tama ang doktrina, tama ang pagtanaw tungkol sa pera. Tama ang doktrina, tama ang pagtanaw tungkol sa pamumuhay, maging kung papaano mamumuhay. Yun po yung katotohanan. Kaya po minsan, litong-lito tayo, hindi natin alam kung anong prioridad natin, maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi, ano bang priority ko? Kasi po, sablay tayo sa mga katuruan at sablay tayo sa ating mga pinaniniwalaan. Kaya we need to grow. We need to hunger for more of the wisdom of God through the Scripture. Kasi kung hindi, hindi po tayo magsisilago sa ating mga pamumuhay. Panlima at huling test, yung pong tinatawag na test of godly living. Yan. So this is the fifth, the test of godly living. Tandaan po ninyo, sound doctrine leads to godly living. But false doctrine leads to ungodly living. Very basic. Tandaan po ninyo, truth never stand on its own, does it? Right? Truth always has implication in our lives. Doctrine is always meant
to lead worship. Malalaman lang daw po if you are in the truth, kung mamumuhay ka in the truth. Doctrine is always meant to lead us to ways that express love to God and love to other fellow men. Sabi nga eh, kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, kinamumuhian natin ang ating kapwa, hindi tayo nasa katotohanan. Walang consistency. If we know the doctrine, then we will live the doctrine. Sabi po ng banal ng kasulatan, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God. Ano po ibig sabihin yan? Inihinga ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay inihinga ng Diyos at anong sabi? Profitable for what? Profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Anong layunin? That the man of God may be complete, equipped for every good work. So God doesn't mean for us just to know the facts of the Bible. Though that is very good. Mas okay na yung inaalam ang facts of the scripture kaysa sa hindi. But, ano po, we are also being challenged here to meditate on the Bible and apply the truth of the scripture in our lives. Tandaan po ninyo, the Bible is meant to go from our head to our hearts, then to work itself out through our hands. We don't just know doctrine as Christians, we live our doctrine. Amen? So here's your test and final test. The final test is, does this doctrine lead us to live in a way that pleases God, or does it lead us to live in a way that dishonors God? Ang pamumuhay po natin, ang determination ay kung anong klase. Nakakapagbigay lugod po ba sa Diyos? Nakapagbibigay glory po ba sa Diyos? Na-honor po ba natin ang Diyos? Kung ang sagot natin ay yes, then probably, no, it is not a guarantee, probably ay taglay natin ang tamang doktrina sa ating mga buhay. Pero yung namumuhay po nang hindi pleasing sa Diyos, namumuhay nang hindi pinangungunahan ng Diyos, at hindi nakapagbibigay glory and honor sa Diyos, hindi na natin ku-questionin yun kung anong klaseng doctrine meron ng buhay ng taong yun. Inire-reveal na po ng ating mga pamumuhay kung ano ang ating pinaniniwalaan. Amen? So, bilang summary ng ating pag-aaral ngayong umaga, tandaan po natin, sound doctrine originates with God, is recorded in the Word of God, is consistent with the entire revelation of God, and leads to both spiritual health and godly living. Take note, ang resulta po mga kapatid ng pagkaunawa sa tamang mga pagtuturo ay spiritual health and godly living. Yung false doctrine, huwag nating kalimutan, originates with men. Galing po yan sa demonyo, is foreign to the Word of God, is inconsistent with the entire revelation of God, and it leads to spiritual weakness, and it leads to ungodly living. Now, for doctrine to be true, it must pass each one of these 5 tests. If it fails one of them, it fails it all. My dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, it is your responsibility to know the truth. And when you know the truth, that truth will set you free. Accept and hold fast to what is true. Deny and reject what is false. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw ng Lunes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod para sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.